Magandang araw sa atin lahat. Ako si Randy Noblesa. At sa semester natin, ngayong first sem 2020 hanggang 2021 ay muli tayong bumabalik sa ugat ng cross-cultural communication. At syempre, meron din tayong dinagdag na hindi pa natin ginagawa dati. So, ang cross-cultural communication ay isang elective para sa communication students, kung saan ang ating final output ay video ethnography. At kagaya na nabanggit ko, merong pagbabago at karagdagan sa karaniwan na ginagawa natin. So maliban doon sa video ethnography na inaasahan, ay umaasa din tayo ngayong semester, makagawa din tayo ng isang kolektibo na output. So ito yung halimbawa, palagay ko ay naipakita ko na ito sa mga nakaraan natin na klase, pero mas mainam kung bibigyan natin ng higit na diin at pansin. Yun natin na collective na output. So kailangan ay mag-ipon ng mga nagawa na natin dati, at syempre kailangan isapinal na yun natin mga video ethnography na natapos ngayong semestre. So kagaya na nabanggit ko dun sa isang video ay hindi bababa sa 8 yung ating video ethnography na natapos, dahil meron 4 sa isang section at dun sa isa pa ay 4 pang muli. Kaya dalawang output na lang ang hinihintay natin para makatapos tayo. So isang catalog ng mga video ethnography mula sa isang sa section ng 3A at isa pa para sa section ng 3B. So kung meron 4 na grupo, so pwede natin na paghatian na lang yung mga gawain batay dito. So meron naman yung cover page, at maliban dyan ay merong mensahe at merong nilalaman. So ito kasi ay para lang sa isang particular na grupo na nakaraan na semestre o nakaraan na taon. Kaya yung nilalaman niya ay para sa lahat na. So kailangan mayroong mag-iipon ng synopsis, ng script, ng poster. At syempre yung video ethnography ay mapapanood natin yan imbis na makikita. So pinag-uusapan natin ngayon ay yung catalog. So ibig sabihin ay ang karagdagan dito, yung ating mga blog site o yung ating mga screenshot ng ating mga blog na ipapakita natin mamaya para makita nyo kung paano nyo siya babaguhin para dito sa particular na catalog o output na pang buong klase o pang buong section. So standard lang naman, meron template at meron mensahe at nilalaman. So itong mga bahagi ng catalog natin ay ang mga sumusunod. So matagal na natin itong natapos at ginawa. So kung meron mang pagbabago, so paki-update na lang. Kaya tayo merong blog para makita natin kung meron bang nadagdag o meron nabawas o meron na-modify do sa ating unang ginawa. Tapos meron din script, at umaasa ako na natapos na natin to, na isa pinal at lumabas do sa ating mapapanood na video ethnography. So maliban sa synopsis, kailangan din natin ng script. So kung merong pagbabago, ito yung final script na lang ang isama ninyo, imbis na yung initial na draft. At ganun din, meron din tayong ilang version ng mga poster. So depende kung ano yung input ng inyong mga kaklase sa inyong mga palihan o workshop, ay mainam din na may sapinal natin to. Parang dalo o tatlong version yung pinagawa natin noong nakaraan. So, ganun din ngayon semester. So, ito ay gawa ng mga taga-Mungpog at ang kanilang paksay tungkol sa Lukad. So, ito yung kanilang version. So, mayroong synopsis, mayroong script, at mayroong poster. So, ang kaibahan lang ngayon semester ay mayroong mga screenshot na galing o nagmula sa ating mga vlog na ginawa. So, isahan na lang ang ginawa ko para sa parehong section, para
Pagkatapos nyo makita at mapanood ito, ay pwede nyo nang gawin o simulan yun inyong collective na output o yun natin na catalog para sa section A at para sa section B. So, yun yung format natin para sa catalog. So, merong cover, merong mensahe, yung mga bahagi ng synopsis, script, saka mga poster. At dahil din naman natin pwede ilagay yung ethnography dito ay video kasi yun. So, ang ilalagay natin yung mga screenshot o yung mga handout na mga blog entry na ginawa natin. So, paki-update din natin mga blog para umusad tayo. So, speaking of which, ipakita natin yung isang halimbawa ng blog. So, tingnan natin kung ilan ang entry ng blog na to. So, katitikan talaga yung kanilang ginawa o minutes. Okay din naman ito. So, may pangalan yung kanilang production team at kung kailan at kung sino yung mga dumalo at kung ano yung agenda. Pero inaasahan ko na hindi lang isang beses kayo mag-meeting kasi nga meron itong ilang version at kailangan maisapinal yung video ethnography. So, yung paksa nila ay tungkol sa pagpili ng paksa. So, meron tungkol sa puto, meron tungkol sa maskara ng Murion, tungkol sa paghahabi gamit ang nito at pagtatawak. At itong pagkasundoan nila ay tungkol sa tawak. So, hindi ko na ipapakita kung ano yung kanilang ginawa, pero ito lang format ng kanilang blog entry. So, ang maganda sa blog ay maiksi lang yung mga entry at merong mga larawan at sana ay makita din natin kung sino yung mga nag-ambag dito. So, mas madaming entry at mas maganda. So, may mga samples din ng mga poster dito, siguro synopsis din. So, tingnan natin yung isang bahagi. Sa pamamagitan ng isang social media platform na tinatawag na Messenger, nagkaroon ng pagkakataon ang grupo ng Buklod Production na Magdaos na isang maikling pagpupulong. Alinsunod sa assignment cross sa asignaturang cross-cultural communication sa ikatlong taon nila sa kolehiyo. At bilang pag-iingat laban sa COVID-19 virus ay at masigurado ang kaligtasan ng bawat isa, mas pinili ng grupo ng Magdaos sa isang virtual na pagpupulong bilang pinakaangkop at pinakamadaling medium ng pakikipag-usap. Ang pagpupulong ay formal na sinimulan ni Flo Mark Morales, ang leader, sa ganap na 12:15 ng hapon bilang bahagi ng diskusyon patungkol sa magiging daloy ng gagawing video ethnography. Unang napag-usapan ang pagbuo ng paksang pagtutuunan ng nasabing gawain. Nagbigay ng kanikanyang question ang mga miyembro gaya ng putong, Moriones mask making, nito weaving at napawag inimungkahin ni na Carmen C. Mercene, Judia Narsoles at Richelle Ubiso at ang pagtatawa ay muling inimungkahin ni Judia Narsoles at na sinugundahan naman ng lahat. Dahil dito, napagdesisyonan ng grupo na magkaisa sa isang paksa at ang napiling gawing pangunahing paksa sa gawain video ethnography ay ang pagtatawak sa probinsya ng Marinduque. At sunod na pag-usapan ay ang paraang gagamitin sa pagkalap na impormasyon kakailanganin upang makabuo ng isang dokumentary mula sa napiling paksa. Kung kaya't napagdesisyonan ng grupo na magsagawa ng isang panayam upang kilalanin ang mga piling magtatawak at upang malaman at mas maintindihan ang proseso sa paggawa ng tawak, gayon din ang araw ng pagsasagawa ng panayam at iba pang bagay na kailangan isalang-alang sa oras ng pakipagpanayam. Bukod pa rito, minabuti ng grupo ang pag-usapan ng mga hakbang upang makabuo ng isang maayos na dokumentaryo tungkol sa pagtatawak, kung kaya't tagkaisa ang grupo na personal na puntahan na interviewin at ang mga magtatawak ngayon din ang magre-record ng mahalagang pangyayari habang sinasagawa ang interview. Natapos ang pagpupulong sa ganap na 4:15 ng hapon. So medyo detalyado naman yung entry, kaya lang mukhang yun lang ang tanging entry nitong vlog na to. At kung maaari ay masundan natin yung iba pang proseso kung ano na ang progress o kung ano ang
kinahinat na nitong kanilang proseso. Siyempre, ang proseso dito ay sumusunod pa rin sa pre-production na stage at sa production na stage at siyempre sa post-production. So, sana na dito din yun, yung poster, yung script, pwede man yung buong script, ay yung excerpt ng script, at mas magiging madali yung paggawa ng catalog. So, kumbaga itong catalog na to ay hindi man natin mapanood bawat isa yung video ethnography, at least meron tayong idea kung tungkol saan yung paksa, at makita din natin o may paliwanag kung ano yung proseso na dinaanan. So, ang nakita lang natin so far dito dahil isa lang ang entry pa nitong vlog na to ay yung pagpili, yung selection na proseso, yung pagpili ng paksa. So, mula sa iba pang paksa. So, syempre, hindi pa kasama dyan yung magbe-brainstorm tungkol sa mga kasunod na hakbang, kung mga taga saan yung mga kakapanayamin. Tandaan natin na sa panahon pa rin tayo ng pandemya, although mas maluwag na alert level to na lang, hindi lang sa Marinduque kundi sa buong bansa, ay kailangan pa rin natin sumunod sa protocol at para sa kaligtasan ng lahat. Pero pwede naman arms led. Ibig sabihin ay yun kayang puntahan kasi ang hirap din naman gawin ng hindi talaga lumalabas ito sa bahay. Pero siguraduhin lang natin na maingat tayo at hindi tayo lalampas doon sa arms length na yan. So ibig sabihin yun, abot kamay lang natin. Huwag tayong pumunta kung malayo. Doon lang tayo sa ating lugar. Ang isa pang halimbawa ng vlog ay mula din doon sa parehong section ay mula naman sa grupo tungkol sa mandaragat. So palagay ko ito yung tungkol sa pagbobobo. Pero ito ay higit pa sa isa, alam ko, ang entry. So kanina ay napakilala yung Buklod Production. So meron ibang entry dito. So mas organized. At may mga larawan at meron minutes din ng meeting. Tapos yan, meron pang ibang entry na kasama dito. Pero i-update din natin yung proseso nila. So maliban sa minutes ng meeting ay meron pang iba. So ito ay picture din. So pwede naman magamit to. So tingnan natin kung kanina tungkol sa tawak, at pwede din naman mag-suggest. So tingnan lang natin kung ano yung nilalaman nito, at tingnan din natin kung paano tayo makakapag-ambag dito para sa pag-materialize ng plano. So, bobo fishing. Kilala ang isla na Marinduque bilang puso ng Pilipinas dahil sa hugis at geografiyang lokasyon nito. Sagana ang isla na ito hindi lamang sa likas na yaman kundi pati na rin sa kultura at tradisyon. Kilala ito sa kanyang mga makasaysayang pook tulad ng Buwak Katedral, Pulan Lupa Battle Site, Battle of Pai, at iba pa. Tampok din ang Moriones Festival, isang tradisyonal na pagdiriwang tuwing mahal na araw. Isa ang pangingisda sa pangunahan ng buhay ng mga Marindukenyo, hindi rin mapagkakaila na ang iba sa kanila ay nagtatago pa rin ng kaalaman sa tradisyonal na pangingisda, at isa na rito ang tinatawag na pagbububo o bobo fishing. Ang pagbububo, ang bobo fishing ay isang uri ng tradisyonal na pangisda na gumagamit ng bobo traps imbis na lambat. Ang bobo traps ay kadalasa yari sa inabing manipis na kawayan o chicken wire. Ganito ang pamamaraan ng pangisda ay tinatawag na mangisda ng bobo mula sa salitang Tagalog na nangangahulugan ng mahina o walang isip, sapagkat ito ang pinakamadaling paraan upang ilarawan kung paano nahuli ang isda. Sa ganitong uri ng tradisyonal na pamamaraan ng pangisda, kapag ang isda ay nakapasok sa bubo o sa trap ay hindi na ito makakalabas. So yun. At face value, okay din lang naman ito. Sabi ko nga, may bentahe itong vlog na to dahil meron pang ibang entry. So kailangan ang isaisip natin at i-considera ay hindi lang tayo ang magbabasa nito. Meron pang ibang magbabasa.
So pag minsan ay kailangan natin na i-filter din o i-proseso yung impormasyon na ginagamit natin at inilalabas para hindi tayo magdulot ng misinformation o disinformation. At masama kung makapag dulot din tayo ng mal, lalo masama ng malinformation kasi meron ng intention na makasakit yan at makapinsala. So sana naman ay hindi tayo umabot sa ganun. Kaya lang kasi, yun nga, yung bobo fishing, ang paliwanag dito ay yung maisda. Mahirap ikumpara yung utak ng isda sa utak ng tao. Kaya parang kailangan meron pa tayong ibang paliwanag. So pwede tayong kumonsulta sa diksyonaryo, pwede tayo tiyak para do sa denotative na kahulugan o ano yung kahulugan ba tayo sa diksyonaryo bago tayo pumunta siguro do sa mga panayam, yung mga connotative o interpretasyon na pakahulugan ng ating mga kakapanayamin. So kung ikukumpara kanina do sa tawak, palagay ko mas sagrado tsaka mga yun at may mga sekreto ito dahil nga, mas religyoso at hindi secular yung paksa na to. Pero tong pagbubobo ay medyo technical at scientific yung paliwanag dito. Pero dahil tayo nasa larang ng cross-cultural na communication, ay kailangan maging sensitibo tayo tungkol dito. So ibig sabihin, so wala tayong intention at nais na makapinsala o makapanakit kahit hindi natin sinasadya. So ang huli na na-blog site ay tungkol naman sa naginawa ng kultura production. So palagay ko meron din ibang entry ito. So meron din silang minutes of the meeting. Tapos yun nga, sana lang ay meron pang mga karagdagan na entry para makita natin na na-update ito. So nakita nyo naman kung ano yung akin na nauna na sample yung sa sarili kong blog mga 10 more than 10 years ago ay yun pa rin. Active pa rin naman siya although hindi na updated dahil tapos na rin yung project. So sana ay ma-update natin ito kagaya ng nakita natin na halimbawa. So basahin na lang siguro natin yung isang entry para makita din natin kung tungkol saan ito. So, Kultura Productions, mga putik sa palad. The island of Marinduque, also touted as heart of the Philippines, has been known for being serene, hence ample with culture, traditions along with crafts and art. Ang probinsya ay kilala dahil sa Moriones Lenten Rites, Bilabila Festival at Putong. Bukod pa rito, Marinduque ay sagana rin sa sining katulad ng pottery. Sa lugar ng Kasili Santa Cruz ay nagsasagawa ng paghulma mula sa putik kung saan karaniwang palayok ang kanilang ginagawa na naging bahagi na ng kanilang pamumuhay at komunidad. So good naman ito, kaya lang baka isipin natin na dito lang meron yan at kailangan din ay ipakita natin sa ibang bahagi ng kapuluan at maging sa pangkalahatan na island sa archipelagic na configuration ay makita din natin hindi naman tayo stand out o hindi naman tayo may iba kundi makita din natin ugnayan natin sa ibang mga kapwa natin ng mga Austronesian. So, hindi yan lahi o hindi yan ethnicity, kundi yun natin salita na ginagamit. So, kaya tayo ay magkakaintindihan kahit na mga kapitbahay natin sa Oceania o kaya sa Indonesia hanggang sa Madagascar, meron tayong mga pagkakahalintulad. So, yun ang inaasahan natin sa cross-cultural communication kaysa tumutok tayo doon sa kakaiba tayo o parang sabi nga sa wikang Marinduque Tagalog, eh, maiba ay hindi maganda ibig sabihin. Pero sa kabilang banda, sa ibang konteksto, mas kakaiba,
mas unique, mas maganda. So, depende kung ano natin mga pagpapahalaga at kung ano yung pakiramdam natin dyan. So, yan yung mga vlog at yan din inaasahan natin na maisama doon sa ating catalog. Kaya lang, kailangan natin dagdagan ng mga entry para ma-update at makita natin kung ano yung takbo ng proseso. So, yung kasunod na gagawin natin ay magpapakita tayo ng halimbawa ng rough cut at magbibigay din tayo ng question para ito ay ma-finalize at ma-isapinal natin. At yun ang isasama natin sa ating final output. So, hindi yung rough cut, kundi yung final cut, kumbaga. Sige. So, subukan natin to. So, ito yung rough cut ng isa sa mga grupo na mga. So, subukan lang natin magbahagi ng tunog. Isang modernong harana para sa mga marindukanon. Ang serenata o harana, kung tawagin ng karamihan, ay ang pag-awit o tugtugin na isinasagawa sa gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o nililigawan. Karaniwan itong ginagampanan ng isang lalaking manliligaw mula sa ibaba ng bintana ng bahay ng kanyang babaeng nililigawan. Iniaalay niya ang tugtugin at awit para sa kanyang sinisinta nang sa gayon mapagwagian niya ang puso ng sinusuyo at iniibig. Karaniwang isinasagawa ang harana sa pagitan ng ikapito hanggang ikasampu ng gabi. Nahahati ito sa tatlong bahagi, pagpapakilala, pagtumbok, at pamamaalam. Ang harana ay ginagawa ng mga Tagalog, Kapampangan, Bicolano, Ilocano, at Pangasinense. Ang pagbubukas ng maliliit na siwang ng bintana ay pakikinig ng harana ng binata. Karaniwang isinasagawa ang harana sa pagitan ng ikapito hanggang ikasampu ng gabi. Nahahati ito sa tatlong bahagi, pagpapakilala, pagtumbok, at pamamaalam. Ang harana ay ginagawa ng mga Tagalog, Kapampangan, Bicolano, Ilocano, at Pangasinense. Ang pagbubukas ng maliit na siwang ng bintana at pakikinig sa harana ng binata ay sapat ng kapalit sa pagod at puyat para sa isang masugid na manliligaw. Kung suswertehin at may pagtingin din sa binata ang dalagang hinaharana, maaaring paakyatin sa bahay ang nananapatan upang sila ay makapagkwentuhan. Karaniwan itong nagaganap sa mga lalawigan. Madalas ding sinasaliwan ng tugtugin mula sa isang gitara ang kumakantang tinig ng lalaking nanginibig. Sa paglipas ng panahon, ito ay unti-unti nang nawawala. Ngunit muli itong yumayabong sa pamamagitan ng modernong harana. Isa ang Hook PH sa nais buhayin ang kultura ng panghaharana sa makabago at iba pang pamamaraan. Ang modernong harana ay isinasagawa kasabay ang pagbibigay ng iba't ibang regalo tulad ng flower bouquet,
money bouquet, cake, at iba pa. Hindi na lamang sa panligaw ng isang lalaki sa isang babae, ngunit para sa lahat ng tao. May kaarawan ka man, may anibersaryo ng kasal. Kinakantahan ito ng mga OPM songs o love songs. Minsan ay may awiting hiling mismo ng kapamilya ng taong magdiriwang. According to Hope PH, nag-come up sila sa idea na magkaroon ng harana. It's because they know that it is one of our best culture. And based on your observation, karamihan sa sinasurprise nila ay may edad na, which is sila yung mas nakaranas ng harana nung araw. And mas naaantig yung puso nila kapag nahaharana. Parang dun nagiging mas emosyonal sila. Ilan sina Nanay Tess at Nanay Beth sa nakaranas na maharana? Narito ang aming interview sa kanila. Ako si Marites Daipal, taga-Sawi, Buak, Marinduque. Nakaranas na po ba kayong maharana? Oo naman, nung kadalagahan ko pa. Siyempre, noon wala pang mga gadget ang mga kabataan, kaya ang pinakalibangan ng mga kalalakihan ay maharana sa mga kadalagahan. At masaya yun bilang isang dalaga ka na ikaw'y naharana ng isang ng mga binata. So, kailan po ninyo huling naranasan ang maharana? Ito lang nakaraang karawang ko na hindi ko inaakalain na ako ay isusurpresa ng aking mga anak. Ano po yung naramdaman ninyo? Siyempre, masayang masaya kasi matagal na rin naman akong hindi naharana. Tapos bigla, haranahin pala ako, surpresa ng aking mga anak. At ako'y masayang masaya, natutuwa ako sa kanilang effort na ginawa para sa akin. At naalala ko yung kadalagahan ko na yun, ako'y hinaharana pa. Hindi ko akalain na ngayong matanda na ako'y haranahin pa rin ako. Nakaranas ka na po bang maharana? Oo. Kailan ka po huling naharana? Noong birthday ko. Ano pong naranasan mo nung naharana ka? Siyempre, masaya na surprise. Parang naalala ko nung ako ay dalaga pa. Nung ako ay ma-experience kong maharana. So medyo nahabitin, ano? Meron pang kasunod na bahagi at tinitingnan natin na yung angulo ng kanilang istorya o ng naratibo ay makatawid kahit hindi sa ating parehong kultura. So sabi nga ay sa Tagalog ito, pero meron din sa ibang mga karatig na mga lalawigan. So medyo iba yung akin inaasahan. At iba yung na-deliver dun sa plinano. Pero yun nga, maganda kung masunda natin. Kasi kung napansin nyo, yung kanina ay tungkol sa ginagawa dun sa proseso ng cross-cultural communication. Ito yung nating output. Pero bago makarating dun sa output ay mayroong proseso na dinadaanan. So palagay ko yung unang pinasa na paksa ay tungkol sa hook.ph, pero yung pala ay mas malalim pa doon. So meron palang angulo ng pamanang higit pa sa nasasalat. At kahit ganito yung sitwasyon na may kahirapan ay naitawid pa rin at nagpapatuloy yung ganitong klaseng tradisyon kahit sa modernong panahon. Pero siguro maganda kung merong comparison din kasi yung dalawang nakapanayam ay recent na lang. Pero baka meron din iba
na ganitong serbisyo na pwede natin makuha ang kanilang opinion o kanilang paliwanag o yung kanilang kwento para mas maging mayaman pa yung kanilang video ethnography. So bilang pagpapatuloy, meron pang isang rough cut. So pwede natin uling ibahagi at magbibigay din tayo ng konting paliwanag tungkol dito. Ang tubong or putong ay isang seremonya na ginaganap sa isla ng Maritupe, ng kung saan ang salitang putong ay nangangahulugan ng pasasalamat, pag-asa at panalangin ng mahabang buhay. Karaniwang ginaganap ito para salubungin ang mga bisita at batiin sila ng magandang buhay, kalusugan at swerte. Ginagawa rin ito sa mga kaarawan, anibersaryo, pagtatapos o anumang espesyal na kaganapan na ipinagpapasalamat ng isang tao at pinagdarasal para sa isang pagpalang landas ng buhay. I believe that tubong or putong is one of the existing culture and tradition in Marinduque. Naniniwala po ako na ang tubong or ang putong ay sinasagawa sa mga birthday celebration, sa mga anniversary, or sa mga espesyal na mga celebration sa Marinduque. And for example, kapag yung bata ay 7 years old, kinutubungan nila because they believe that pinapasok nila or nagbibigay ito ng swerte or ng magandang buhay para dun sa bata. Or sa mga may anniversary or sa may mga birthday ng mga matanda. At isinasagawa yun ng mga, mas madalas sinasagawa yun ng mga nakakatanda sa isang pamayanan. Putong, o mas kilala natin sa tawag na tubong, nakadalasang makikita sa probinsya ng Marinduque. Ang putong o tubong ay parang ritual na isinasagawa sa kaarawan ng isang tao. At ang simbolo ng putong o tubong kung tawagin ay ang itong korona. Ang korona ay isang uri ng putong sa ulo na isinusuot ng hari, reyna o ng isang maharlika o monarkiya. Kalimitan silang isinusuot kapag kinokoronahan sila sa araw ng kanilang koronasyon at sa mga mahalagang mga okasyon. Isa itong sigasig ng monarkiya. Putong. Ang putong ay isang seremonyong katutubo na ginaganap sa isla ng Marinduque. Ang salitang putong ay nangangahulugang isang awit ng pasasalamat, pag-asa, at panalangin para sa isang mahaba at pinagpalang buhay. Ayon sa paniniwala, ang patron saint ay nagagalak sa ganitong uri ng pagdiriwang at namamagitan para sa pinarangalan sa kanyang hangarin na mahabang buhay, kaligayahan, at kaligtasan sa aksidente at masamang kapalaran. Ako nga pala si Angelo. Ano nga ba ang putong? Maraming definition kada tao, maraming kaalaman, pero generally, yung kaalaman ng mga tao na putungan, no? Or wala naman talaga alam sa putong pero nakikita nila sa iba, ay syempre, kagaya ko, opinion ko, ang putong ay generally tradition, di ba? Tradition ng Marinduque. Kung saan ginagawa kapag meron tayong mga mini-welcome or may mga kaarawan. Kasi di ba, pinaniniwalaan ito ng mga tao na nakakagaling daw ng sakit, na makakaiwas ka daw sa maraming bagay, especially sa mga sakit usually kasi yun naman yung mga sinasabi ng mga tao. Pero meron pa tong mga deep meaning. At dapat syempre natin alamin dahil bilang isang Marinduqueño or Marinducanon, kailangan may alam tayo sa tradisyon at kultura ng ating probinsya.
Narito po kami, mahal na may bahay. Tinugtog po namin, instrumentong taglay. Pamilyar ka ba sa kantang ito? Marahil ay ilang ulit mo nang narinig o ilang ulit mo nang naranasan na maging bahagi ng tinatawag na putong. Marahil ay nakasaksi ka na rin ng isang selebrasyon na dinadaos ang tinatawag nating putong. Putong, ito ay nangangahulugan na corona o yung kadalasang inilalagay sa ulo. Kung kaya't putong dahil ito ay ipinagdiriwang lamang sa probinsya ng Marinduque kung saan nangangailangan ng corona at kadalasan ay meron ding bulaklak at iba pang kwintas na maaaring ibigay sa puputungan. Ito ay nangangahulugan ng pag-asa at biyaya sa mga taong pinuputungan. Maaari kang putungan kung ikaw ay nagse-celebrate ng iyong kaarawan, anibersaryo o nakapagtapos ng iyong pag-aaral. Maaari din sa mga bisita o sa mga turista na dumayo sa probinsya ng Marinduque. Halina't samahan kami sa isang napakagandang isla kung saan maaari kang tratuhin bilang isang hari o reyna. Napapaisip ka na ba ako ng isla ito? Tayo na sa isla ng Marinduque. Ito ang lugar para sa mga turistang gustong makaranas na mapatungan ng corona sa kanilang ulo. Alamin natin kung ano at paano ito mangyayari. Tara! This is Tubong or Putong. It is a ceremony indigenous to the island of Marinduque, Philippines. Literally, the word putong means to crown. It is a song of thanksgiving, hope, and prayer for a blessed life. According to beliefs, the patron saint rejoices at this kind of celebrations and intercedes for the honoree and his wish for a long life, happiness, and safety from any accidents and any bad luck. Commonly performed to welcome guests and to wish them good health, life, and luck. It is also done during birthdays, anniversaries, graduations, or any events that a person is thankful of and praying for a blessed path in life. The ceremony begins as the mamumutong or the manunubong gather around the host home as they enter the house. They will explain their purpose and request for the host's hospitality. The first part is known as the pananayawan. The verses are sung slowly until everybody is in the receiving room. Next, the honoree is seated on a chair which is supposedly the throne. At the center of the room or stage and with two family members beside the honoree, each holding a lighted candle. The performers shower the honoree with flowers and coins, symbolizing affection and wishes of good luck and prosperity. During this moment too, the host and other guests throw candies, coins, and paper bills to the honoree, as children and adults alike rush in for the bounty. Unang tanong ko po ay, ano ang putong para sa iyo? Ang putong para sa akin ay isang tradisyon dito sa atin. Sino-sino po yung mga tao kasali niyo sa tradisyon ito? Ang mga kasali dito ay kami ay isang grupo. Anong nararamdaman po ninyo habang nagaputong kayo? Masaya. Masaya dahil nakakakain. Ano po yung importansya ng seremonyang ito para po sa inyo? Ang importansya nito ay nakakapagpagaling ng may sakit. Ito ang paniniwala dito sa atin. Ay, sa pagkakaalam po, ito isang tradisyon. Ito ang pangako sa mga bata na
nagkasakit na parang sila hindi nagkasakit ang mga pagkutuhan. Ang ganyan. Yun ang pagkakain, hindi ko sa mga matatanda ng ina. Yung ina pa yan po kung yung mga may kaarawan para madali sila sa mga sakit. Sabing ang Marinduqueños at Marinduqueñas daw ang pinakamabubait na tao sa Pilipinas. At ang seremonya ng putong o tubong ay higit na binibigyang katuwiran nito. Isang relihiyoso at tanyag na seremonya na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga tao. Yun. Ito yung halimbawa ng isa pang halimbawa ng video ethnography. Pero iba din yun na lumabas doon sa ating inaasahan. So meron akong input na dito pero hindi ko masyadong nakita. So meron akong mga narekomenda ng mga resource person. Pero meron naman effort para makapag-imbestiga na mas malalim tungkol sa tradisyon na tinatawag na putong o tubong. So yun lang, medyo disconnect pa rin kung ano yung natin na unang plinano at kung ano yung na-execute. So sana naman ay sa final cut ay maipasok yung mga inaasahan natin kasi siguro sa mga tao dito na familiar sa Marinduque ay wala namang kaso. Pero yung credits ay masyadong maiksi at yung treatment sa tubong ay parang nagiging pang-turista. So, kung isipin natin ang turismo, kung hindi tayo critical, ay parang mas malapit doon sa ginawang pananakop o kolonyalismo ng ika-16 na siglo o kahit itong nakaraan na ika-19 hanggang ika-20 na siglo. Ang pagkakaiba na lang natin ay tayo pa yung nag-welcome dun sa mga mananakop. Pero syempre din naman natin dinuturing na mananakop yung ating mga bisita. Pero may mga decolonial pagbasa o interpretasyon dito. Yung tulad ng yung trono, yung corona, mga kolonyal na kategorya yan na kailangan natin isipin mabuti at hindi natin kailangan natanggapin yung mga opinion o mga palagay puro-puro na mga tao. So kung di i-distill natin o kunin natin kung ano yung mga pinakamahalaga para makagawa tayo ng pattern. So yun yan. Yun na nga lang pag determine o pag-distinguish kung sa tubong o kung saan bahagi ng Marinduque ito ginagamit at yung paggamit ng putong. So yung mga manunubong at mga magpuputong. So, pwede dun sana magsimula pero kanya-kanya naman ang estilo yan at pagkamalikain ng mga gumagawa. Pero sana ay sa lahat ng mga kinapanayam o interview, parang isa lang yata yung nagpakilala. Siyempre, ay bahagi din ng grupo, pero parang hindi nyo naman kailangan lumabas sa sarili nyo na ginagawa na proseso. Mas maganda kung ibang tao na at mapakilala natin ng tama yung mga tao na to na magpapaliwanag ng ating paksa. Kaya pinaliliwanag natin na hindi lang tayo ang manunood nito, hindi lang ito sa ating klase, kundi meron pang iba na makakita at makakapakinig. Kaya inaasahan natin na magamit natin yung iba pang mga proseso na napag-usapan natin sa klase at mas maging culturally sensitive at literate tayo pag nagawa natin ito. So para sa huli na halimbawa natin ng video ethnography at saan ay makapagbigay din tayo ng produktibong question para sa
final cut nito. Marinduque. Kilala ang probinsyang ito sa pagdiriwang ng tinatawag na Moriones Festival. Kilala ang probinsyang ito sa ganitong uri ng tradisyon. Ang tradisyong ibinawagayway ng mga mamamayan sa lugar na ito. Ang tradisyong mula pa noon ay taunan nang ipinagdiriwang. At ang tradisyong nagpapaalala na ang Marinduque ay tirahan ng mga taong relihiyoso at hindi nakakalimot sa puong may kapal. Ang maskara ng Morion ay nakatatak na sa puso at isip ng mga Marinduqueños. Tuwing Holy Week ay naghihintay ang mga tao sa parada ng daan-daang mga Morion. Ang iba ay nagpapakuha ng litrato at ang iba naman ay natutuwa sa mga makukulay na kasuotan at iba't ibang mga itsura ng maskara. Para sa ating kaalaman, paano nga ba ito ginagawa? Narito ang isa naming nakapanayam patungkol sa paggawa ng maskara. So, nandito ako ngayon sa kamag-anakan ko, so Kiliamin Handicraft, poblasyon na Gasan Marinduque. So, una, tayo ay bawa ang paggawa ng maskara na Morion. Medyo paper mache. No? Ngayon, unang, gagawa muna kami ng moldi na made of concrete o cement. Concrete cement. Cemento na hugis mo yun. Pag nabuo na yun, nagtumigas na yung muro yun. Hindi kaya kahit sa wooden, wooden ano, na pukitin doon sa kahoy, na hugis mo yun. Pagkatapos nun, doon na namin i-mumolds yung paper mache. Noon. Una, maluluto muna kami ng mga paste, maraming paste. Tapos magkakakatin kami ng 2 pieces ng pirang-pirasong mga papel. Yun ang una, yung papel ang ginagamit namin sa paggawa ng Morion. Paper mache, tawag doon. Tapos, pagluto na yung paste, lalagay namin ang paste yung papel, tapos ilalagay namin sa moldi, Morion. Pag nag-hugis mo rin na, nabuo na yung paste doon, yung mga papel doon sa multi, nabuo na siya, bibilad naman namin sa araw yun. Pag natuyo na yun, doon na namin tatanggalin yung paper mache. Tapos pakatanggal noong paper mache doon sa mukha ng multi, ibibilag pa rin namin sa araw hanggang sa matuyo. Pag natuyo na yon, yun tuyo na, meron naman kami magaling na pintor, designer. Siya naman ang magdi-design ng mga Morion yung Morion na paper mache. Pag yun ay na-design na niya, may mga kulay na, lalagay ng kulay. Tapos kami na maglalagay noong turbante kung tawagin ko. Feeder, chicken feeder, assorted colors. May mga kulay na yun. Katulad nito, ayun, tingnan mo. Sa communion yun, una. Ayun po.
Yun, yan. Oh, ito yung mga ano namin, mga morion. Ito yung mga maskara namin. Marami kami ibang kulay ng maskara. Ito lahat. Yan yung mga ginawa namin ng mga maskara. Yung mga pambata po ba yan? O mga matanda pa? Pwede siyang pang-adult, pwede rin siyang mga pambata, kahit ano. Pero halos lahat ang gusto nang gumagamit ito mga bata, kasi mga bata lang. Ano yung compression yan? Ito yung mga paper machine. Bali ito, 50 pesos lang ito. Mabibili ito sa dito sa Guilherme Handicrafts ng 50 pesos. 50 pesos po. So yan na po ba yung mga morion na maskara? Yan po. Oh, bali ito yung mga murio na maskara. Ito pa lahat. Sobrang marami kami yung murio na maskara. Yan. Bali ito lahat gawa dito. Ito yung kailan ko nagagawa ng ganyan. Tuwing Holy Week, pinakamarami dito ang bumibili ng mga moriones na maskara tuwing Holy Week. Tuwing March or April. Mga ano po, mga taga Marindo ka, mga bisita po? Yung iba mga taga Mimaropa, iba-ibang lugar, yung iba sa mga ibang lugar na pumupunta lang dito para mag-tourist, para makita yung iba mga taga-ibang bansa. Taga-ibang lugar, pupunta lang dito para makita nila. Kasi ang sinasabi nilang Lenten Capital of the Philippines ay Marinduque. Kaya halos lahat pupunta sila dito. So yun, ang natin na halimbawa ng rough cut. So, ibig sabihin, meron pang kailangan na baguhin o meron pang kailangan idagdag o mapagyaman pa at mapag-ibayo yun natin na ginawa. So, medyo technical yung masasabi natin dito. So, kung tayo ay nasa klase din naman, pumipili tayo kung saan ang malakas ang signal na lugar o walang interference o walang ibang tunog na makagambala doon sa atin ginagawa. Kaya mas mainam siguro sa susunod kung hindi man kayo mag-uulit maliban sa ipakilala natin ng maayosin natin mga kinapanayam o interviewee ay kung maaari ay walang ibang tunog na maririnig para hindi tayo magambala do sa atin ginagawa. So, imbis na content o yung nilalaman ay doon tayo sa technicalidad din ng atin na ginagawa. So, para din yung mga nagre-record na mga para sa klase o para sa report, eh, siyempre, pipili tayo ng tamang oras kung kailan wala nang ibang tunog sa paligid para makapag-focus doon sa atin mensahe na gusto natin iparating o ipabatid. At sa pangkalahatan, para doon sa catalog at doon sa final cut ng ating ginagawa, ay sinusubukan natin na mapaintindi, mapaunawa kung ano natin mga tradisyon, kung ano natin mga intangible cultural heritage na meron dito sa Marinduque, sa isla, para sa ating audience na wala, posibleng wala dito sa ating paligid. Kaya kailangan natin bigyan ng nararapat na attention sa detalye na natin gagawin. So muli, para sa ating mga mag-aaral ng Communication Elective 3, Cross-Cultural Communication, kailangan natin magawa ng compilation ng o catalog ng ating mga synopsis, ng ating poster, ng ating script, at paki-update yun natin mga blog at paki-modify na natin mga video ethnography na ginagawa para maisipan niya ito sa darating na December 21, 22, at 23. So yan ang ating finals ngayong unang semester 2020 hanggang 2021 hanggang 2022. So maraming salamat at binigyan niyo ng oras at ng panahon itong pagbabahagi nito. So para sa pagsasapinal ng ating magawain sa COMELEC 3 o Cross-Cultural Communication.